Magandang araw mga master. Welcome naman po sa aking channel. Ang video ko ngayon mga master ay kung paano magkabit ng electrical distribution board sa isang normal na residential na bahay. At ayan mga master, kita nyo, kompleto na ang aking mga materyales. Ayan ang distribution board ko mga master. 4 rows, 14 ways. Metal clad po siya mga master. Ayan mga MCB. At iba pa. At ito naman ang wiring ng bahay mga master. Nandyan na lahat. Mga sirkito. 30 circuits lang lahat mga master. Aircon, water heater, mga outlet at ilaw mga master. Nandyan na lahat. Tara, umpisa na natin mga master. So, umpisaan po natin sa ating distribution board mga master. Meron po siyang 4 rows na 14 ways. 4 rows mga master kasi apat na hilera ang pwede mo mapaglagyan ng mga MCB mo. MCB is miniature circuit breaker mga master. 14 ways naman mga master, 14 na miniature single na circuit breaker ang pwede nating mailagay. Bubuksan natin ang ating distribution board mga master para makita nyo kung anong itsura ng loob nito. At ayan siya mga master, kita nyo. At dyan po yung neutral connection natin mga master, bus bar po ng neutral yan. Lahat ng neutral ng circuits natin mga master, dyan kakabit. At dito naman mga master ang mga groundings na cables. Ground bus bar po natin yan mga master. So una natin gagawin mga master, tanggalan muna natin ng MCB brackets sa gitna para dyan natin ilulusot ang mga cables mga master at hindi tayo sasabit. Ang standard height po ng pagkabit ng distribution board mga master is 1.6 mula po sa ground hanggang sa pinaka-bottom ng ating distribution board mga master. Di-drill lang tayo mga master. Expansion bolt po ang gagamitin natin para sa ating distribution board. At naikabit na natin ang ating distribution board mga master. Ready na siya para sa susunod natin gagawin. Since wala kasi tayong marking sa ating mga cable mga master, ang gagawin natin itong susunod ay pag-trace. Iti-trace po natin isa-isa mga master ang kada circuit natin. Una po natin iti-trace mga master ay ang brown face kasi siya po yung nasa pinaka-taas na bahagi ng ating distribution board. So, ang ginagawa natin yan mga master is trace natin sa face by face yung brown face. Siyempre, yun ang mauna. So, ito po yung ginagawa natin. Pinitrace natin yung one L1, which is ang 1L1 is yung ginagawa natin sa hilera ng mga MCB. Kanya-kanya naman tayo yung mga pangaraan mga master. Yung pamamaraan ko eh, sinashort ko yung isa dito. Kasi for sure, yung isa, pumunta doon. Yung isa, dinirecho ko ng DB. So, ang gusto lang natin narapin mga master, kung aling doon ang pumunta ng DB. Ayan mga master, tingnan natin mga master. Kung ito ba yung sinap natin doon sa kabila. Pag ito naman po, yung pwesta natin mga master, sabihin siya yun, iba ka set natin sa dito mga master. Kasi tutunog yan pagka may continuity. So, ground mo ng tinta sa natin mga master. Oh. Wala pong walang continuity yung ground natin mga master. So, ibig sabihin, free yung ground natin. Walang ground dito sa wire natin. Ito ngayon, binigit natin mga master.
yung mga sa madali lang siyang hanapin, gawa ng ilan naman sila doon natira. Pagkatapos ko pong namarkingan lahat ng mga cable, mga master, ang sunod ko pong ginawa is pagsasalangsang ko ng mga MCB ng brown face. Mauna po ang sirkuito ng mga ilaw, which is 10 amps po ang ginagamit na MCB, mga master. Kasunod is mga power point na, which is 20 amps, mga master. Tapos kasunod ng power point, mga master, is that aircon na saka yung water heater, which is the same din, mga master, ang rating nila. 20 amps din na MCB ang gagamitin. Tapos 4mm po yung cable na ginamit, mga master. Isa lang po ang 6mm na ginamit, mga master, is that ginamit lang po sa cooker, mga master. At ang rating ng MCB na ginagamit, mga master, is 32 amps. Ayan na po siya, mga master. Ang susunod nating gagawin, mga master, ayusin lang natin ang green cable kasi sila ang mauna doon sa taas, mga master. So ayan na po ang phase 1 natin, mga master. Dalawang ilaw na MCB. Tapos yung ilaw po, mga master, is 10 amps ng MCB natin sa ilaw. Tapos dalawang power point. 20 amps ang MCB, tapos tatlong aircon, tapos isang cooker, tapos isang water pump, aircon point, tapos spare. So yan na ngayon ang phase 1 natin, mga master, brown phase. Kaya nakahanda na po ang neutral. Dito natin, dito babagsak yung mga neutral, mga master. Dito po ilalagay lahat ng mga ground, mga master. So, hinanda ko na yung mga ground cable ng brown face, mga master. Next step natin nito, mga master, is i-diretso na natin yung ground dito. Susunod yung ground ng ano, mga master, ground ng black face, tapos ground ng gray face, para pwede na tayo makapag-umpisa sa brown. Pwede na natin ilatag ang mga cable ng brown face, mga master. Tapos susunod yung cable ang black face dito, tapos yung gray face. Tapos nandito po yung main natin, tapos yung LCB. Tapos nandito lahat ng mga neutral natin, mga master. So, okay, mga master. So far, ganyan lang po pagkabit ng distribution board, mga master, na 4 rows, 14 ways. Ayan, mga master. Okay. At hanggang dito na lang po muna ang video ko pong ito. Kita-kita po tayo ulit sa part 2 po ng video ko pong ito. Kung di niya po pa po napindot ang subscribe button, pakipindot na lang po at pakisali na lang din po nung notification bell para po ma-update po kayo kung sakasakaling ma-upload ko na po ang part 2 ng video ko pong ito. Maraming maraming salamat po.